Samantala, bukod po sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad ngayon sa paligid ng Batangas Port, mahaba na rin po ang pila ng mga dumarating sa nasasakyang papunta po sa ilang kilalang beach. At may ulat on the spot mula doon si Mark Zambrano. Mark? Maris, dagsaan ang mga bakasyonista dito sa Port of Batangas ngayong Miyerkules Santo. Papasok pa lang ng Port of Batangas ay napakahaba na ng pila ng mga sasakyan. Karamihan dito ay mga bus na sasakyan o sasakay ng mga roro. Dito din sumasakay ng mga ferry, fastcat at supercat papunta sa mga beach ng Puerto Galera at Mindoro. Mahigpit ang seguridad dahil sa walang tigil na pagpasok ng mga bakasyonista. Lahat ng bag at bagahe iniinspeksyon sa gate. Nakapwesto na din ng mga assistance desk ng Oplan Biyahing Ayos Semana Santa 2018 ng DOTR, Oplan Sumvac ng Provincial Government ng Batangas at PNP. Nakahanda na din ang Philippine Red Cross para magbigay ng serbisyong medikal at ang mga bumbero at fire trucks ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa Philippine Coast Guard, as of 10 a.m. kanina ay halos 6,000 pasahero na ang nakaalis ng port at inaasahang lolobo pa ang bilang ito mamaya. Paalala ng mga otoridad maging mapagmatsyag sa mga taong kahinahinala at i-report agad ito. Bantayan din ang mga gamit para hindi masalisihan. Connie, binabantayan na nga dito yung pagdating mamaya, no? Kasi alam naman natin na yung ibang kumpanya ay half day ngayong araw nito. So posibleng after lunch ay magkaroon ng malaking pagdagsa ng mga tao, yung paglaki ng volume dito. At isa pang advice, Maris, Connie, sa ating mga kasama dito na pabiyahe pa lang, ano, papunta dito sa Batangas Port. Huwag nang magdala ng mga kontrabando, ika nga nila yung mga patalim, yung mga armas, at yung mga flammable materials para hindi maabalain yung biyahe. Connie? Yun nga ang itatanong ko sana, Mark. Meron pa bang mga nagpasaway na nagdala ng mga bawal? Connie, sa ngayon wala pa naman tayong nakikita. No? Although yung mga bag na may lamang mga liquid tulad yung mga mineral water bottle, binubusisi muna. At yung iba, pinapainom na lang doon sa mga pasayarong papasok dito dahil bawal nga na magdala nitong mga liquid na ganito. No? So sa ngayon, wala pa naman tayong nakikita. Although mamaya nga yung pagdagsa ng mga tao, ang sinasabi nila posibleng mga 2 or 3 p.m. Ano, yun yung pinakamakapal na bilang ng mga taong pupunta dito sa Batangas Port. At bibigyan namin kayo ng update tungkol sa security maya-maya lang tungkol dyan. Oo, Mark, nakita rin natin dun sa yung video na napakahaba na ng pila ng mga sasakyan papasok ng Port of Batangas. Gaano ba katagal kayo mismo, no, nung kayo pumasok dyan? Ang tinagal, ilang oras din? On the average, ano, kasi yung mga yon na Connie, maagang dumating dito. So maaga sila nakapila. It took them around 30 to 45 minutes bago makapasok dun sa area kung saan sasampa na nga yung mga sasakyan papasok ng mga roro, no? Mm-hmm. Pero mamaya yan, sinasabi nga ng mga polis dito at yung mga security guard na posibleng dumami lalo yung mga sasakyan. So konting pasensya lang dahil yung pila at yung inspection ng mga sasakyan na sasampa dun sa mga roro dahil nga sa inspection ay tumatagal kaya nagkakaroon ng mahabang pila, Connie. Oo, syempre, ang isa pang kailangan natin malaman, of course, may mga, yung mga sasakyan ba nila talagang maayos at hindi naman na magkakaroon ng aberya, hopefully, no, para wala na rin mag-antay pang mga pasahero. Mark, meron ba tayong mga report over this mga incidents in the past? Syempre na talagang nagkakaroon ng maraming pasahero kumpira mo doon sa capacity lamang nila. Doon sa mga nakausap namin dito, particular doon sa assistance desk ng Coast Guard, Maris, ano, isa sa pinakamahigpit na binabantayan nila dito yung overloading. Dahil nga in the past, nagkaroon ng mga instances na nagsasakay ng mas marami doon sa required at limited na number ng mga pasahero. Ito mga roro, no? So yun ang binabantayan nila. Bukod pa dyan, yung condition ng mga sasakyang pandagat. Talagang in-expect nila bago pa dumating yung pagdagsa ng mga tao para sa Holy Week break. Connie? Oo, visible din yung ating mga kawaninang gobyerno, particularly mga kapulisan o yung iba pang kailangan na nariyan. Mayroon ba tayong mga help desk para doon sa iba pang mga pasahero na nangangailangan, Mark? Hindi nagkukulang, Connie, no? In fact, itong isang area sa aking likuran, dyan nakalagay yung help desk ng tulad nga na nabanggit natin kanina, yung Red Cross, yung PNP, yung Coast Guard, at pati yung local government ng Batangas ay nagtayo na rin ng help desk dito para sa anumang pangangailangan ng mga pasayarong papunta sa Mindoro at sa Puerto Galera na ngayon nga ay dumadagsa na dito. Nakikita rin natin, Maris, Connie, kanina, yung pag-ikot dito ng ating mga polis na merong bomb-sniffing dogs, ano, iniikot nila yung mga bagahe ng mga pasahero dito para masigurong walang makakalusot ng mga kontrabando sa mga bagahe ko. So ang pag-inspect dyan, Mark, mano-mano pa rin. At saka, of course, with the help of the bomb-sniffing dogs, so yung mga K-9 units natin.
Wala pang machine, kumbaga. Yes, Connie, sa entrance pa lang. Mm-hmm. Oo, sa entrance pa lang, ano, lahat ng klase ng bagay, maging mga kahon, mga backpack, pati mga malalaking maleta na dinadala nga ng mga pasahero dito ay iba binubuksan. Yung iba chine-check very carefully, no, ng mga nakaposition dito na security officers. Talagang hindi pwede kasing makalusot, Connie, no, yung mga kontrabando. Lalong-lalo na yung mga armas dahil yung peace and order ang gusto nilang mapanatili habang paparami nga yung mga tao dito sa Port of Batangas, Connie. Maraming salamat, Mark Zambrano.